Si John. Si John. Sa mapagpalang araw po muli sa inyong lahat at welcome back sa Hobby ni Daddy. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At kung subscriber ka naman na, ay huwag mong kalimutang pindutin ang iyong notification bell para lagi kang updated. Kung mag-a-upload tayo ng mga video tungkol sa pag-aalaga, pag-breed, pag-tame, pag-handfed at pag-treat life ng ating mga alagang ibon. Ngayon po ay mag-harvest tayo ulit ng ating mga alagang ibon. At dahil hindi po na-claim yung ating premyo nung sa pair ng Rusiculi. Ano ba yung pair natin ng Rusiculi? Andito sa baba yung pair ng Rusiculi na pamimigay natin ay hindi na-claim. At hindi tayo ay message. Maaring hindi napanood nung ating gabi ay pinaraffle po natin ulit yung pa-premyo nating ibon. At yung dalawang handfed na ibon ng hubby ni mami na hindi naman na-claim, nandito sila, ay kakukunin ko. Si John. Eto sila, yung handfed na ibon na pinaraffle ng hubby ni mami. Hindi pa sila na-claim ng ating kahabi na nanalo. Dahil po doon ay ipaparaffle natin ulit sila. Kasi kailangan ng may mag-aalaga sa kanila. So, ang gagawin, naaway ni Samson. Naatak niya. Samson, tumigil ka. Oh. Baka makagat mo. Si Samson nagagalit. Keloso eh. Ito naman punta. Oh, inaatak si Samson. Kulong muna natin si Samson sa aming video. Samson. Ito muna sa loob. Tweet. O yan. Ito yung dalawang ibon na ipaparapon ulit ng hubby ni mami. Hindi tayo magpaparapon ito. Doon siya sa channel ng hubby ni mami. Panoorin nyo po yung muling pagpaparapon nito doon sa kanyang channel. At yung sa atin naman ay ipaparapon natin ulit yung pair ng dalawang ibon, yung Rusiculi na opaline. Yun yung ating ipamimigay. So dito sa video na to, i-comment nyo lang po na willing to adapt kasi ay napanalunan na siya dapat ng isang ating kahabi pero hindi ginawa. So lahat ng willing to adapt, i-comment nyo lang po yung word na willing to adapt. At make sure lang po na kaya nyo i-claim yung ibon sa loob ng isang linggo mula dun sa araw ng ating pagpaparapol. Sige, itatabi ko muna ito. Gagaguloy. Okay, para maayos natin masabi yung kailangan natin sabihin, kinulong ko muna yung magugulo natin mga ibon. So yun po, mag-comment lang kayo ng willing to adapt at make sure na kaya nyo po yung i-claim sa atin sa pamamagitan ng pagpunta nyo dito or pwede natin niya iparider doon sa lugar ninyo. Make sure lang na makakapasok sa inyo yung rider natin kasi may mga checkpoint ngayon na may higpit. So, dapat po maklaim nyo siya sa loob ng isang linggo. Kung isa lang kayo na willing to adapt, sa inyo na po yun. Pero kung marami po kayo na nag-message, magko-comment ng willing to adapt, ay irarapod natin yan ulit sa pamamagitan ng yung random picker, no? Yung comment random picker. Yun ulit yung gagamitin natin pagka marami yung interesado mag-adapt yung sa pair ng African lovebirds o pala yung Rusiculi natin, no? At ngayon nga ay mag-harvest tayo ng mga inakay. Lalagyan natin dito sa taas kasi medyo maluwag pa naman to. At yung ibang inakay naman na pwedeng i-handfed, kukunin na rin natin. Lalagay natin dito sa galon na to. Meron na tayo isang nakuha ito. Yan. Masailan yung parent niya. Nung nasilip natin, kinatay yung dalawang kapatid. Buti naagapan natin. Nakuha pa natin itong isa at ngayon hinahandfed natin to. So, kukunin na natin para may kasama siya. Kunin natin yung ibang handfed baby natin doon.
at yung mga i-harvest natin ulit ng mga ibon. Okay? Pasok tayo. Ngayon natin kung ano yung mga pwede natin i-harvest dito. Okay, ito mga to, yung mga parakit natin na merong anak na rainbow. Kukunin natin sila. Lima sila. Hindi ko mahahawakan, kaya ibababa ko muna yung cellphone bago ko sila hulihin. Okay, ito yung limang kinakain na na-harvest natin. Yung isa yung rainbow. Ito yung rainbow. Tapos yung mga kapatid niya na mga clear wing din. Yung dalawa ay ino. Kuha pa tayo ng iba. Dito, sa pugad na to, meron ditong pang handfed na parakit. Kunin na natin. TCB yan. Ayan. Anak ng TCB. Kunin natin yung dalawa para may kasama yung ano natin. Handfed natin na African lovebird. Okay. So, nilagay na natin dito. Okay. Ito sila. Ato natin dito. Hanap pa tayo ng iba na pwede. Dito meron tatlong handfed na pang handfed na kakatail ito. Nagkukunin natin silang lahat. Pasensya na dahil mag-isa lang ako na naghahawak. Kaya malikot yung camera natin. Isa, dalawa, tatlo. Wala na. Mangingitlog uli yan. Okay. Ito na. Yung mga kapatid natin. Mga hunted baby na na-harvest natin. So, tingnan natin kung anong laman itong pugad na to. Ayun, mayroon tatlo. Kaso malalaki na. Gagawin ko light. Hindi na pwedeng i-handfeed. Masyado na malaki. Ito, sa pugad na to, pinapass forward na lang natin, no, para so meron tayo dito palo. Yan, palo. Mamaya ako papakita sa inyo yung sura niya. Kunin natin yung mga harvest dito. So green, kuha ko sa pugad. Ngayon tayong dalawang green pa. Mga ano to, mga possible split opa kung lalaki. Ito yung nakuha natin. Sa isang pugad, apat na African lovebird. Mga foster parent kasi yan eh. Kaya iba-iba kulay ng anak. Yan, yung nakuha natin. Meron pa tayong dudukutan na pugad. Teka lang, puntaan natin. Dito, meron dito apat, alam ko eh. Apat or tatlo. Yung iba kasi nakukuha ng hunted eh. So, meron dito tatlo yata ito eh. Ayan, tatlo nga. Normal teaser. Kapag ka nagka-harvest tayo, ito na natin kung kumakain din na kahit. So, this is the part na to. Ito na natin kung may laman yung busi niya na solid. Hahawakan nyo to, tapos titignan nyo yung laman kung meron na mga solid na ano doon. Pagka mga solid na yun nandyan, kumakain na yan. Pwede na.
Okay, dito, meron dito mga ayan, anak ng bronze palo to, mga sweet bronze. Ayan, so mga nagtatanong kung pwede bang bumuhay ng inakay, ang lalaki lang, ito, ayan, isa. Ayan, mga anak niya yan, apat, nabuhay niya mag-isa. Tinanggal ko yung babae, sisiw pa lang yan. Ngayon ay fully weaned na. Kukunin na natin yung tatlo, titira natin yung isa. Ayan, nadagdagan yung harvest natin, yung tatlong African. Yung tatlong, yung harvest natin na normal na tatlo, ito. Yung mga possible split opa, ito, hiniwalay natin. Baka maghalo kasi. Lalagyan muna natin ng sing-sing bago natin pagsasama-samahin. Next natin ito, mga opa line. Split sa ino. Ito, kung magpa-project kayo ng opa line rutino, ito, pwede itong gamitin. Meron tayo dito ng tatlong inakay. Yung isa nakatakas nasa labas. Sino ba? Ayun o, yun yung isa. Split opa, split ino. Lalaki yan. Check-split na kayong parish natin ngayon. Rolling muna natin to bago yung dalawa sa loob. Okay, ito na yun, nahuli na natin yung isa. Yung nakadapo doon kanina. Ito na siya. Ang hirap hulihin. Ang tagal natin bago mahuli kasi ang luwang ng ano natin. Ibiyari natin. So, ito siya. Lalagyan na natin ng sing-sing. Pasok na natin dyan yung na-harvest natin na anak ng opaline, yung split. Andyan na. O, ito pinasok na natin. Lalagyan lang natin ng sing-sing. Yung split ng opaline. Kasi nalobat yung cellphone natin. O, sinarge lang natin ng konti. Medyo padilim na din. Ito, meron pa tayo ditong parakit dalawa. Kukuhin na natin to. Yung imang kapatid niya, na-out natin siya hand feed. Nadagdag na sila dalawa. Tapos kukunin natin yung dito, yung opa line dalawa. Opa line na dalawa. Hindi ko na nakita yung paghuli ko. Ang hirap kasi mag-isa lang ako. Isang kamay lang gamit natin. Ilalagay ko na dito sa lalagyan. Ito yung isa. O pala yung pipino. Tapos yung isa ko pala yung pipino. Ito yung isa. O pala yung pipino. And texting position to. Texting perta si Tara. Ayan. Ito ay textig na ngayon sa pareho. Dahil textig yung pair natin. Dito, sa may ano natin, meron din tayo rito mga normal. Huli na natin itong normal. Apat to, yung una ay na una nating hinarvest. Dilipat lang natin. Ito, nadagdag na natin sila. Ito sila. Sinama ko sa mga normal. Ayan, dumami. Dagdagan yung harvest natin. Kukunin pa natin ito. Ayan. Yung mga inakay na yan. Kukunin pa natin. Apat na inakay. Dudukutin ko na tapos i-add ko dun sa sharing case natin. Saka natin bilangin kung ilan lahat. Okay yan. Nadagdag ko na lahat. Ito lahat yung na-harvest natin. Labas na natin dun sa labas. Ito natin bibilangin. Yeah. Okay, ito lahat yung nakuha natin, na-harvest natin, at ilalagay natin dito. Kasama natin yung sa apat na inakay pa dito. Okay? Ito naman yung mga hand-feed na, for hand-feeding na nakuha natin. Yan. Mukhang dalawang lutino yung kakatail natin. To. Yung lutino to. Dalawa. Saka isang. Hindi ko alam kung normal to. Anak to nung sex link mutation eh. So, ito dalawang babae. Isang lalaki. Ayan. Okay. Ayan lahat. Yung na-harvest natin. Lipat natin dito.
Ayan, lagay ko sa ano to eh. Huwag gumabawasan. Okay, yan po yung mga additional dressing na mula sa ating ibunan na na-harvest natin ngayon. At dalawa dyan na parakit, yung pair ng parakit, ay magdadagdag tayo ng parapol sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta at nanonood ng ating mga video. So para makasali kayo, ay ganun din, willing to adapt at within 1 week ay kailangan i-claim nyo po yung premium nyo. Isang pair po ng parakit ang dadagdag natin sa ating parapol. So next ang pair ng parakit, isang pair ng possibly African lovebird yung makukuha nyo. At magandahan po dyan, yan po ay may gift of donation, no? Kung gusto nyo i-register yan sa DNR, ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin yan dahil tayo ay updated. So kaya lang ngayong April, hindi po tayo nakakapag-report kasi nga ECQ. So after siguro ng ECQ, mag-report tayo para ma-update natin yung quarterly bidding report natin. Okay, salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat.